ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang libro na pinagmula ni Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac naman ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Jesse ang ama ni David na hari, si David ang ama ni Solomon, at ang naging may bahay ni Urias ang kanyang ina. Si Solomon ang ama ni Rehoboam na ama ni Abias, at sumunod naman ang mga haring sina Asa, Josaphat, Yoram, Oshas, Yoatan, Ahas, Ezekias, Manases, Amon at Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid sa panahon ng pagkatapon sa Babilonia. Pagkatapos naman ng pagkatapon sa Babilonia, si Jeconias ang ama ni Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, si Abiud ni Eliakim at si Eliakim ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, si Sadok ni Akim at si Akim ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ni Matan at si Matan ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmulan ni Jesus na tinawag na Kristo. Kaya may 14 na saninlahi mula kay Abraham hanggang kay David at 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babilonia at 14 din hanggang sa Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ito ang libro na pinagmulan ni Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham. Ipinahihiwatig na rito ang diwa ng unang Pasko. Nagkatawang taong anak ng Diyos bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos kina Abraham at David, ang pagpapadala ng Diyos sa kanyang anak sa mundong ito ay buod ng planong pagliligtas ng Diyos sa buong nilikha, bunsod ng walang hanggang pagmamahal niya sa buong nilikha. Kaya nga sinabi niya, ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang bawat nananalig sa kanya, kundi magkaroon ng buhay na magpakailanman. Ibinigay nga ng Diyos sa atin ang bugtong niyang anak sa anyo ng isang tao. Diyos ngang totoo si Jesus, pero tao rin namang totoo. Maraming posibleng paraan ng pagliligtas sa sanlibutan, pero sa mahiwagang paraan, minarapat ng Diyos na gawin ito sa pamamagitan ng pagiging tao ng kanyang anak. Ang mga pangalang binabanggit sa bahaging ito ng Ebanghelyo, mga pangalan ng mga lalaki at babaeng ninuno ng Panginoong Yesus, ang matibay na batayan ng katotohanang ito. Pagsasagawa. Maaring hindi natin kilala ang lahat ng bawat isa sa mga kamag-anak natin, pero hindi natin maitatanggi ang matalik na kaugnayan natin sa kanila. Ipagdasal mo sila, lalo na iyong mga may pinagdaraan ng mahirap sa kasalukuyan at iyong mga hindi pa nakakakilala o tahasang sumusuway sa mga turo ni Jesus.